Trời nó có tay vậy. Nagluto ako na. Ah, hindi pala. Ininit ko yung binigay ni Arnel. Nagluto siya ng dilis na masarap. Tapos meron akong fried egg. Kaya lang, tatanggalin ko yung paper towel. Kasi, oily. Siyempre, ingat-ingat din. Pag may time. Ay, naku, ang sarap. Ano po eh, excited ako na naman. Mamamalengke po ako dahil wala na akong food. Ubus na. Eh, nagpaalam naman ako kahapon doon sa anak ng aking my loves. Pinayagan naman ako. Tapos, darating yung isang anak dito kasama yung music therapist. Kung gaano, meron silang music therapist. Alam niyo po, merong nagtanong sa akin eh, ano ba yung meron sa buhay mo para kahit ikaw ay subaybayan ko? Ganun, tinanong niya ako. Ha? Gusto ko yun, prangka yung ganun. Gusto ko po yung ganun. Yung tatanungin ba ako kung ano yung reason, bakit ko ginawa yun, bakit nangyari to, hindi ba? Sabi ko sa kanya, sagot ko sa kanya, ang pinaka-main reason kung bakit mo ako dapat subaybayan, simple lang. Kasi hindi mo naman ako kilala pa. 'Di ba? Para mas makilala mo ako, dahil nagtataka ka eh. Bakit ang sipag-sipag ko? Ang sipag-sipag ko lang po eh. Ayoko bang mag-day off? Sabi nila, ikaw lang ang caregiver na ayaw mag-day off. 'Di ba? Ayoko po talaga mag-day off, promise. Diba? Masarap tong dilis sa ketchup, teka. Sabi niya, eh, kasi nakikita ka namin, ayaw mo mag-day off. Tapos, hindi ka lumalabas. Hindi ka dumadalo sa family mo. Sabi ko sa kanya, kasi, unang-una, kaya hindi ako nag-day off. Wala naman akong alam pa dito sa lugar na to. Saka kung mag-day off ako, ang dami affected. Una-una, kailangan meron akong reliever. Pangalawa, hahanap ako ng Uber. Pangatlo, no work, no pay. Tapos, syempre, pagka nag-day off ako, nahihiya naman ako na wala man lang bang partisipasyon doon sa pupuntahan ko, hindi ba? Doon. Ang dami ng pagkain ko, ano? Pero, tingin ko sa sarili ko, parang payat ako. Natutuwa po ako kasi dahil nga vegetarian ako at saka puro fish ang gusto ko lang. Hindi po talaga ako kumakain ng karne. Nagkataon lang doon sa spaghetti ko nilagyan po ng karne. Pero hindi po talaga. Alam niyo po kahit ang lakas kong kumain, mga mami, iwasan natin ang yung meat. Sa totoo lang. Di ba? Natutuwa ako, payat ako. Payat po ako ngayon. Natutuwa ako, payat ako. Asan na nga po ba ako? Ayun. Ganyan lang ako ng kaibigan ko. Ano yung reason? Ano yung magandang dahilan para ikaw ay aming sabaybayan? Simple lang. Bakit ako ganito kasipag? Bakit nanghihinayang ako doon sa day off? Na to the point na bakit kailangan pati mga holidays ayokong umuwi. Ayokong umalis sa trabaho, di ba? Kasi, alamin mo. Ikaw, ikukwento ko ako sa iyo. Eh, ano pa ako silbi at ako ay nagbablog? Ano pa silbi at ako ay subaybayan mo ako. Makikita mo yung pinagdaanan ko, yung naging buhay ko sa Philippines, bakit ako ganito, bakit ako divorce, bakit ko pinagdaanan yung maraming kamalasan, ako ba yung may kasalanan, yung ganun ba? Tapos, tignan mo rin kung paano naman ako nakakabangon. Kasi dapang-dapa ako nun eh. Ngayon eto, unti-unti, binigyan ako ng chance ni God para makabangon. O hindi ba? Ganun lang sinabi ko sa kanya. Kaya kayo, subaybayan niyo naman po ako. Bakit ako nagkakaganito? Bakit naging ganito yung buhay ko? Masama ba akong tao o mabuti?
Kasi ang alam ko, hindi mo kinakailangan maging masama o mabuti para ikaw ay dumaan sa paghihirap. Pantay po lahat eh. Yun ang pagkakaintindi ko, ha? Ngayon, kanya-kanya po tayo ng mga dahilan sa buhay. Kanya-kanya tayo kung paano ang pakikipaglaban. Pero ako po ito. Gusto ko i-share sa inyo yung dapang-dapa na kakilala ninyo. Ito po, nagsisikap po mangan. Sana po subaybayan niyo po ang journey ko dito sa Amerika. Ako po ang caregiver mula sa Philippines, si Vlogger Nana. Sana po huwag po kayong magsawang manood sa akin. At sana mag-enjoy kayo sa pagsubaybay sa akin. Sige po, bye!